Okay, yun na, isang magandang araw dyan na sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Magbibigay lang tayo ng basic tips and then papakita ko sa inyo kung paano rin mag-test ng isang klase ng sira na controller, okay? So, ang nakikita nyo ngayon dito ay e-bike na dinala nga dito ng isa nating customer. So, anyway, ayun, nabenta sa kanya na second hand. Tapos, ang nangyari ay nasunog yung kanyang pinaka-wiring sapagkat ito yung nasunog sa kanya, yung sa may kanyang pinaka nagsimula ang sunog niya. Ito, sunog na sunog, kung makikita nyo. Bola lang yan. Yung kanyang tinatawag nating mostly, tawag dito power cord. Okay? Ngayon, siguro sa nakakaintindi, mukhang mag-iisip ka, lalo na doon sa mga technician. Maiisip mo, oh, teka, mukhang power cord ng ano yan, ng computer. Okay? Pwedeng tama ka na rin. Pwede mo rin sabihin power cord yan ng charger kasi ganito rin yung sa itsura ng charger ito yung charger. So makita natin yung dulo, yan. Charger din ang e-bike, so makita mo yung dulo, ganyan din. Ayan. So ito yung nakakabit dun. Okay? Ngayon ako, alam naman natin dyan sa FB, no? Sa FB, meron dyan mga grupo ng mga sa tungkol sa e-bike. And then meron mga nagtatanong dun na kapag ka nasira yung ganito nila, yung power cord nila, minsan nasunog na or may putol na somewhere. And then nagtatanong sila kung saan ba nakakabili o ano ba pwedeng gamitin na ganito. Minsan merong mga, sasabihin na natin nga, nagsasuggest. O hindi naman natin masasabi nagmamarunong. Okay? May mga nagsasuggest na, oh, ang bilin mo yung power cord, yung sa computer. Okay? Ay, meron pa nagsasuggest yun sa charger niya, no? Ganito rin naman kasi yun, sabi nila. Well, ako talaga, hindi ko siya recommended kung dito mo siya gagamitin as a power cord na itong e-bike. Kasi nangangailangan kasi itong controller ng mataas na amperahe. Kaya hindi niya kakayanin. Talagang iinit kung ang gagamitin mo lang ay power cord ng mga pang-computer. Eh lalo na pagka mahaba yung tinatakbo ng e-bike mo, eh talagang mahihirapan siya talaga. Okay? Papakita ko sa inyo yung tunay na power cord na dapat na ginagamit. So, ganito yon, ito yon. So, ito talaga yung recommended na power cord. So, makikita mo palang dito, makapal na eh. Yan o. Makapal, matigas, o itinatawag natin yung power cord na heavy duty. Okay? Ayan, kung titignan mo dito, o, ayan o. Manipis lang talaga yung mga wiring niya. So, ito yung isang klase ng hibla. Kung makikita mo dyan, talagang iba. Paano masabi? Masyadong magkalayo. Ito talaga maganda. Ito talaga yung heavy duty. So, ito talaga yung dapat na nakakabit dyan. Okay? Yan. Okay, yan ang nangyari. Dahil nga siguro ito yung kinabit nung gumawa na ito. Salit na mapaganda, nasira na. So, ayun. Expected ko na pwedeng may mangyaring epekto dito sa controller. So, sira na rin yung controller. Papakita ko sa inyo bakit ko to nasabing sira. Okay, ito na, no? Sinet na natin dito. Ilalagay lang natin siya sa buzzer mode. Okay? O, pwede rin diode. So, pag naano yan, marinig kayong tunog para mabilis, para madali nyo maintindihan. Ngayon, sa pagtitest naman na ito, kaya natin nasabi na grounded na rito, sira na yung MOSFET na ito sa loob. Is ganito naman. So, kung makikita nyo rito, basic naman yan. Meron dyan na green, yellow, tsaka blue. At meron ditong red at saka black, okay? So, ito lang naman yung mga pinaka gagawin nyo dyan. Lagay lang natin to rito isa. Kahit na magkabaliktad, walang problema dyan. Ngayon, titingnan ko rito. Lagay ko muna yung aking test probe dito sa red. And then, ito naman dito sa green, yellow, tsaka blue. Pakinggan nyo. Wala. Wala dito. Yun. May tumunog dito. Sorry, kita ba? Ayan. So, may tumunog dito sa blue. Ayan. Yung blue tsaka red pagdating dito. Ngayon, lilipat tayo dito sa black. So, nakita nyo may tumunog. Hanap tayo dito. Dito sa blue, wala. Yellow, wala. Ito naman sa green, tumunog. So, dapat kasi, ito, wala ito kasi dapat connection. Hindi siya magbabas or tutunog. Kasi katulad nito, tumutunog siya dito. Ayan, oh. Yan, dito sa red tsaka itong blue. Pero dito sa iba, wala. Tapos ito naman black. Ito sa green.
Okay, no? Ito naman yung isang klase ng good na controller. Ganun din ang gagawin natin. Same lang procedure dun sa pinaka-buzzer. So, yan, may tumutunog. Okay, so ilalagay ko muna tong red probe dito sa red. Tapos, punta tayo dito sa blue. Wala. Yellow. Wala. Green. Wala. Walang tunog. Balik tayo dito sa, dito naman tayo sa black. Ayan, sa black yan, ha. Okay. Tapos, punta tayo sa blue. Wala. Yellow. Ayan. Tapos, sa green. Okay. Hindi siya tumutunog. Nangangulugan na okay yung kanyang tinatawag natin na power transistor MOSFET. Okay. So, ayan. Nakita nyo, walang tunog. Oh, babalikan natin ito na isang mabilis. Ito yun. Okay, ayan yun. Oh, pupunta ako dito sa red. Makita nyo, tutunog agad yan dito sa blue. Ayan. Tapos, pag dito naman sa black, eh, yung green naman yung kanyang yan. Okay, no, guys, ito pa, no, para magkaroon tayo ng satisfaction, para makita natin talaga yung mga good, isang klase ng good, okay? Okay, dito rin sa buzzer ko lang siya sinet. Ayan, papakinggan nyo. Ayan. Try ko dito sa pula, and then dito sa yellow, wala. Blue, saka green. Tapos lipat ako dito sa black. Tapos dito, dito, yan. Wala talaga. Pero meron yan. Okay? So, ito ay good. Okay, try tayo ulit ng isa pang good. Ayan. So, ganun lang din. Same process lang din. Dito muna tayo sa black. Kahit magkabalibalik na dyan, walang problema kasi pang continuity lang naman yung tinetest natin. So, kunin natin to black. Sa blue, yellow, green. Tapos lipat tayo dito sa red. Wala. Wala. Okay. Satisfaction lang para makita natin na yun na isang klase lang basic lang ng pagtest. Okay. So may mga way pa talaga yan na ibang klase ng pagtetest. So yan yung pinaka basic lang para makita agad natin na sira yung controller na pinakita natin sa inyo kanina. Okay, yun na lang muna, no, para may tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-test. Isang basic na pagtitest ng isang klase ng bad controller. Siguro hanggang na lang mga ka-DIY, and then isang mabilisan lang din, medyo napaharap na. So, ayun, suggest ko, huwag kayong gagamit ng mga ganitong cord-cord lang, okay? Yung mga sa computer o yung mga sa charger lang. Gumamit tayo ng proper, okay? Pagdating sa mga matataas kasi ang current yan, hindi yan basta-basta. Okay, gumamit tayo ng tinatawag nating heavy duty power cord pagka yung sa plug ng battery natin gagamitin. Okay, so para hindi tayo magka-aberya. To the proper lang, mga ka-DIY yun. Maraming salamat.